paano nga ba gawin ang double contact underglow? Itong 5 pins horn relay, gagawin po natin or i-demo ko po sa inyo kung paano gawin ang double contact underglow. So ito, meron po tayong sample, isang kulay blue at saka kulay red na LED. So kadalasan ito po yung ginagamit para po sa underglow. So itong kulay blue ay magkatabi lang po sila halos ng kulay red na pinaglalagyan para mas equal ang ilaw nila. Sakaling magpipreno tayo, ay doon din po sa part na yon ang ilaw kung saan po nakakabit ang ating underglow. So ito po ang 5 pins. Number 30 po, yan po yung main or common supply. Number 87 at saka 87A. Number 85 at saka number 86. At gagamit din po ng on and off switch para po ito sa supply ng positive mula naman po accessories wire patungo dito sa number 30 ng horn relay. So meron pong battery, ayan. Nilagyan ko po ng dalawang kable ang ground para naman po ito sa negative supply ng LED yung isa, at ang isa noon ay supply sa trigger ng horn relay, either yung number 85 or number 86. Naglagay din ako ng dalawang linya ng wire, ng positive, kung saan ang isang linya ay siyang magiging linya patungo sa switch at siya namang didiretso sa ating number 30 ng horn relay. At yung isang positive naman na wire ay siyang magiging example ng ating stoplight switch. Ilagay na ako ng dalawang wire sa ating on and off switch. At ang isang linya nito ay itatap ko rito sa pin number 30 ng horn relay. At yung isang linya niyan ay pupunta sa positive line. Papunta po yon sa ating battery. At siya naman po yung bawa ng ating accessories wire kung ikakabit na natin ito sa ating mga motor. Ayan po, naikabit ko na po yung isa. At ang itong kabila, yung kabilang linya na galing sa switch, ay siya namang ilalagay natin dito sa positive wire ng battery. Ayan po. So sana nasundan po natin. Napakadali lang po nito. Double contact underglow. So balutan ko lang po ng electrical tape. Baka mamaya dumikit sa ground at nang mag-short ang ating wire. Iwasan po natin mangyari yon sa ating pagwa-wirings. Lagi po tayo mag-iingat para iwas short circuit or hindi natin masunog ang motor na ating ginagawa. Ayan po, nailagay na ang positive sa ating number 30. At pag nakaon na po ang switch, ay automatic po na meron ng supply ng positive ang normally closed pin ng relay kung saan ito yung number 87A. Bandang gitna po. Ngayon naman, ilalagay natin ang ground supply sa ating number 86, or pwede rin siyang ilagay kahit sa number 85, vice versa po yan, dahil yan po ay sa trigger ng ating relay. Ayan, kunting pihit at nailagay na po. Subali, tatlong pin na lang ang naiiwan. 87A, 87, and number 85. Ngayon naman, ang susunod natin kakabit ang ating underglow. Ito pong red wire or yung positive wire ng underglow ay ilalagay natin sa number 87A. Ito po ang normally closed. So, kunting pihit lang at maiayos din yan. Ayan. Subali, i-separate natin yung isang wire, yung ground. Dahil pagsasamahin natin yan, yung ground ng isang LED. Siya namang magiging ilaw ng ating stoplight. So, ayan.
Bali, ang positive wire, itong kulay red na LED, ay kakabit naman natin dito sa number 87 ng horn relay. Ito ang normally open ng horn relay. Ito yung number 87. Na siya naman magkakaroon ng supply once na matrigger ng positive ang pin number 85, na kung saan dito natin ikakabit ang supply na galing sa stoplight switch. Ayan. So, sundan nyo lang po at napakadali lang talaga nitong gawin. Pagsamahin lang ang ground ng dalawang LED at ito naman ay ilalagay sa ground terminal ng battery, or kung nasa motor tayo, pwede nating ilagay sa body ground. Ayan. Ready na ang ating double contact underglow. Ayan po. So, susubukan na natin ito. Underglow switch on. Ayan. So, once na naka-on ang ating underglow, saka naman gagana ang double contact every time na tayo ay magpepreno. For example, ito ang trigger ng ating stoplight switch. Ayan po. Nagpapalit ang ilaw every time na magpreno tayo. At napaka-forma po tingnan, lalo na kung tayo'y nasa madilim na lugar. So, paano yan? Every time ba na magpepreno ako, iilaw yung kulay red? Hindi po. Once na hindi naka-switch on ang ating underglow, hindi rin po iilaw ang kulay red kahit tayo ay magpreno. So, iilaw lamang po yon kapag naka-switch on ang ating underglow, mga idol. So, paano? Maraming salamat po ulit sa panunood. Sa mga bago po pa lamang sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe. Okay. Thank you.